madaling araw ay gising na ang mga estudyanteng Mangyan sa Mangyan Educational Center. Lahat ay kanya-kanya sa paghahanda ng kani-kanilang mga sarili. Ang batang ito ay tapos ng kumain at maligo. At ngayon, naghahanda na para pumasok sa eskwelahan sapagkat mas maaga siyang nagising sa ibang mga Mangyan. Naglalakad lamang para pumasok. Si Susan Embati, 13 taong gulang. Isa sa mga Mangyang scholar ng Divine Word College of San Jose. Maligalig na bata at aktibo sa paaralan si Susan. Sa totoo lang, si Susan ay pang-anim sa pinakamagaling sa klase. Inspirasyon ko po ang aking pamilya sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos. Si Susan ay isang Hanunuong Mangyan. Tinatawag na Hanunuo ang isang grupo ng Mangyan na ang ibig sabihin sila ay tunay na Mangyan. Mga Mangyan ay isang pangkat etniko ng mga Pilipino. Naninirahan sila sa mga liblib na pook ng Mindoro. Itinuturing sila isa-isa sa mga mahihiyaing tribo. Doon po sa amin sa Paclolo, ang pangkabuhayan po ng aking pamilya ay ang pagsisaka. Si Susan ay kasalukuyang nakatira sa Mangyan Educational Center, Barangay Labangan, San Jose, Occidental, Mindoro. Dito sa MEC ay naninirahan ang mga scholar ng Divine Word College of San Jose. Simple lamang ang pamumuhay. May maliit na bukid, mga hayupan, at iba pang mga nakatutulong sa mga bata. Ang kanilang mga magulang ay isang beses lamang sa isang linggo kung tumalaw para magbigay ng allowance. Mas gusto ko po doon sa atin kasi po kasama ko po ang aking pamilya. Pero sisikapin ko naman po na dito kasi po gusto ko pong maabot ang aking pangarap para po may taguhid ko po ang aking pamilya sa kahirapan. Palubog na ang araw bago makauwi si Susan galing eskwelahan. Dahil naglalakad lamang ito upang makatipid ng pamasahe. Pagka-uwi, agad na inayos ni Susan ang kanyang mga asignatura. Matapos kumain ay inaayos na ni Susan ang kanyang mga gamit para sa isang hakbang muli bukas na kanyang tatahakin para sa pangarap.